May hello kayo dyan, reviewers sa akong mga followers na gusto mo ngayon o if that is a siopao, una na akong nasagol ang white sugar yes, para rin sa tunga sa kilo mga otters sunod ay ng asin ang ating white sugar is 123 grams lang no? Ang atong asin is tunga lang sa ani tapos ang atong yes is 15 grams lang yan tapos ang atong baking calamint is 15 grams din so apat lang po ang ating ingredients ng ating siopao at tubig tubig po ayan isa at kalahati nito isa at kalahati ito ayan na okay, i-shake lang natin yan ito na i-shake lang din natin ang lupi at ang mahalo lahat at ito lang yung masira at ang masira tapos hindi na kailangan ng baking powder at mga gatas ito natatakal yung iba ang pagkawang baking powder hindi na kailangan ng baking powder dahil magpika yung gagamitin natin para sa kanyang shortening and then ito na po yung 1 half of all-purpose, 1 half kilo of all-purpose flour and then oil kuha muna tayo ng oil Okay, ito na po yung oil natin at isa nito at isang kalahati yung oil nito dagdagan natin ng konti ayan 1 1/2 ito ng oil at imikos-mikos natin at imikos-mikos ng mabuti ang ating dunang siopao ito na po ang mga requesting nyo kung paano po ginagawa yung siopao ba at kayo na naging bahala sa inyong mga feeling kung ano ang ilalagay ninyo nyo na palaman sa doon ito ang siopao na ito ayan Minigas niya. Ayan. Ayan, mimix lang natin ang mga boss. Tapos mo mga mix nito. Ay, i-rest mo muna ng 30 to 45 minutes. Kayaan natin siyang i-expand. Para mas lamalasa pa yung mga ingredients hanggang natin siyang mag-expand 30-45 minutes ang ginagawa ko ay sinisilid ko ito ng plastic
upang hindi ito mahanginan. Yan po. Ito na po yung tuna siopao natin. Yan po. Ang pagawa ng tuna siopao po. Ganyan lang po. Ganyan. Toto na po. Yan, pwede na po. Tapos i-rest natin ang 30 to 45 minutes. Ang ginagawa ko ay ito, sinisilid ko ito sa mga plastic. Pwede nyo rin takpan. Lagay mo lang dito at takpan mo ng maputi ang mga clothes. Na hindi siya makahanginan. Ayan, rest natin ng 30 to 45 minutes. Okay.